Hello Farsign, hello Leo, Aries, Sagittarius. Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin, Farsign, Leo, Aries, Sagittarius, kung ano yung messages, vibration, gabay energy para sa weekend na to. Okay. I hope na makuha nyo ang energy. Okay, bakit ganun? Despair. Okay. Farsign, Leo, or Sagittarius. Medyo hindi maganda to, guys. Okay. So, meron ditong Farsign, Leo, or Sagittarius na medyo desperado. Desperada. Kasi pwedeng naghahanap kayo ng trabaho sa araw na ito. Nang parang ano, nag-a-apply ka, nagsisend out ka ng mga resume, biodata, or kung ano, like, sarili mo, 'di ba? Pumupunta ka sa pwedeng pagtrabahuhan, ino-offer mo yung sarili mo. Ang problema dito is wala eh, walang tumatanggap sa iyo, 'di ba? Parang ganoon. And medyo desperado ka kasi yung mga ipinag-a-applyan mo, parang rejected ka palagi. So ngayon, medyo nag-aalala ka. Medyo nag-aalala ka. 32 533, concern ka eh, di ba? Medyo nag-aalala ka kasi may ini-expect ka na parang feeling mo, yung expectation mo, hindi natuloy o hindi nangyari. Disappointed ka. So, yun ang nakikita natin. Comment down below if naka-resonate ka dito. Kasi parang ano eh, na, naisip mo na na wala kang magiging problema, tapos biglang nagkaroon ng problema. Okay. Okay. Emperor and then Okay. So, ang nakikita natin dito, Farsign, Leo, or Sagittarius is medyo naguguluhan ka dito. Diba? May kaguluhan kang naiisip. Confused ka eh. Pwedeng sa araw na ito, naguguluhan ka kung aalis ba ako dito sa lugar kung nasaan ako ngayon. Hahanapin ko kung saan mas magiging komportable ako. Parang ganun. Parang eto siya, 'di ba? Confused ka sa mga nangyayari sa buhay mo sa ngayon. Confused ka sa mga nangyayari sa ngayon. And balak mo na umalis, mag-travel, or pwedeng ano lang, umalis sa lugar kung nasaan ka ngayon, umalis sa situation mo. And hanapin mo yung stability. Comment down below guys, yung iba sa inyo dyan na gustong mag-travel. Bumalik doon sa dati yung pinagtatrabahuhan. Okay. Kaso lang, ang nakikita natin dito guys, gusto mong bumalik doon sa dati mong pinagtatrabuhan. Kaso lang, ang problema dito, trinidor ka doon eh. Diba? Parang na-backstab ka, siniraan ka. Tapos gusto mong bumalik doon. Sa araw na ito, pwedeng yung iba din sa inyo, Farsign, Leo, or Sagittarius. Yung emperor mo, yung boss mo, or yung pinagtatrabahuan mo ay pwedeng may sinasabi siya tungkol sa'yo. Like, hindi siya masaya sa result ng trabahong ginawa mo. Parang ganun. Okay. Or parang yung boss mo or kung sino man itong emperor na to,
Nakikita niya na magaling ka, focus ka. Pero hindi niya na-appreciate yung galing mo. High Priestess, nako, maraming sikreto to, guys. So pwedeng ikaw ay like kung empleyado ka, maraming itinatago sa iyo ang iyong employer, ang iyong ang iyong amo, boss. O pwedeng yung mga katrabaho mo, may tinatago sila sa iyo. Victory and success. Tingnan natin, bakit lumabas yan. But, ang maganda dito, kasi, posibleng Monday to. Oh, diba? So, posibleng Monday siya, magkaroon ka ng isang napakagandang balita, diba? Na pwedeng magbigay sa'yo ng peace and harmony. Kapahingahan. So, if, for example, eto, mangyari to this Saturday, Sunday, eto pwedeng Monday or pwedeng ito ay sa susunod na taon. So, may good news dito na pwedeng parating, may chat, call, text, or pwedeng may kakausap sa'yo regarding work or regarding sa pinag-a-applyan mong trabaho na na-reject ka. But, kung makikita mo dito, sinasabi ng barahas sa'yo na huwag kang mag-alala. Kung sa ngayon ay medyo desperado ka, concerned ka, nag-aalala ka sa financial mo, kasi may parating eh. May parating na emotional stability dito. May good news na pwedeng magbigay sa'yo ng emotional stability. And kung walang nakaka-appreciate sa'yo na emperor mo, or pwedeng yung iyong employer, boss mo siya, huwag kang mag-alala kasi may ibang tao na pwedeng maka-appreciate ng galing mo. So, parang for example, nagtatrabaho sa isang company, tapos bigla kang tukunin, diba, ng ibang company. Kasi nakikita nila na focus ka, pero hindi ka na-appreciate ng current company mo. So, parang ganun. Meron din sa inyo dito ang naghihintay kayo. So, naghihintay kayo ng siguro mga 4 years na, or 4 months, 6 months, 8 months na wala kayong trabaho. And isang magandang balita ang pwedeng matanggap mo na yun, magiging kalmado yung emotion mo kasi yung balitang ito is pwedeng siya na yung hopes and dreams mo eh, diba? Sa tagal-tagal mong naghihintay, nawalan ka na ng pag-asa, nawalan ka na ng interest, and then ngayon dumating yung pinakahihintay mo. So, ang good news na ito is pwedeng maraming tao yung hahanga sa'yo, magkakongratulate sa'yo. Maraming tao ang magiging masaya, magiging sobrang saya. And dahil dyan, syempre, makakaramdam ka ng peace and harmony sa puso mo dahil yung hihintay mo, nandito na, diba? So, thank you guys. Thank you for watching and see you again. Bye!